Alright mga kaibigan, isang makulimlim na araw ng Biyernes ngayon, Enero 11. At makulimlim ang buong Sambuanga Peninsula mga kaibigan, kung saan tayo nagbabroadcast ng live ngayon. At pero sa ibang bahagi ng Mindanao, eh nako, kawawa naman yung ating mga kababayan. Dahil sa sobrang lakas ng ulan sa lugar nila, marami ang naging biktima na naman ng pagbaha, particular sa Caraga region. Diba, yun ang sinasabi natin mga kaibigan, dahil masama ang panahon, dahil yung low pressure area ay napakalaki. Actually, ina-expect natin itong gantong malakas na ulan nung Miyerkules pa. Pero dahil paiba-iba ang ihip ng hangin, at kung kaya't ngayong Biyernes at kahapon ay nako, nagsimula na yung malakas na ulan. Umabot na sa halos mahigit na 2,000 katao mga kaibigan ang apektado ng flash flood dyan sa Butuan City. At sa pagkakaalam natin ay umabot sa halos 20 o mahigit 20 ang barangay na apektado nitong biglang pagbahadyaan sa lugar na yan mga kaibigan, sa Butuan. At dahil dyan ay nailikas naman agad yung mga tao at naidala sila sa 6 na evacuation centers dyan sa Butuan. At 2 biyahe o 3 biyahe naman ng Cebu Pacific ang kanselado ngayon mga kaibigan. Dahil hindi na ito makalipat sa sobrang sama ng panahon. At nagdeklara na rin ng walang klase ang mga otoridad, particular ang Office of the Civil Defense at ang local government sa Butuan na walang pasok sa lahat ng antas dahil sa matinding pagbaha. Hanggang high school naman wala rin pasok sa lalawigan naman ng Agusan del Norte, particular sa bayan ng Las Nieves at Magallanes. At ganun din mga kaibigan sa Surigao City, sa Cantilan at Marihatag. At maging ang Surigao del Sur, particular yung Tagdag City. At sa bayan naman ng San Luis sa Agusan del Sur ay mahigit 100 yung bilang ng mga sibilyan na nagsilikas dahil sa mataas na pagbaha. Nako, nakawawa naman ito mga kaibigan. Dapat talaga lagi tayong handa. Dahil marami nang kanseladong mga flights, maraming mga lugar ang binaha dahil sa problema ng itong pag-ulan na ito mga kaibigan. Dapat lagi tayo mag-ingat dahil kung hindi tayo mag-iingat, tayo rin ang kawawa. Kaya sa ating programa, sa mga nakalipas na araw, kung makikita niyo mga kaibigan, lagi tayo nakamonitor sa PAGASA at sa DOST at ganoon din sa Facebook at government website upang malaman natin ang update diyan sa masamang panahon na malaki ang epekto ngayon sa epekto nito sa Mindanao. Ulit kailangan tayo mga kaibigan, yung mga naninirahan sa baybaying dagat, sa tabing ilog, sa paanan ng mga bundok, naku, mag-ingat po tayo. Dahil ayaw natin na magkaroon tayo ng aksidente dahil napakahirap, hindi natin malaman kung saan magkakaroon ng landslide, saan magkakaroon ng malakas na pagbaha at malakas na hangin na posibleng makapinsala sa ating mga mamamayan. So kailangan tignan natin ito mayigit mga kaibigan at huwag tayong magkakampante dahil napakahirap nitong gantong problema. Sa tuwing may malakas na ulan ay tayo ang namumroblema. At itong pinakamasakit mga kaibigan dahil sa kabila ng pagbibigay abiso ng iba't ibang ahensya na kung saan uulan, kung anong dapat gawin, pero karamihan nito pumapalpak di ba? At ilang beses na rin sinasalo ng Pangulong Benigno Aquino
itong kapalpakan ng ibang ahensya, maging itong nasa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito ang madalas magsalita sa TV, pero pumapalpak. At ngayong araw na ito, mga kaibigan, nabalitaan na natin na nag-resign o pinag-resign itong si National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Benito Ramos. At kinumpirma naman ito, mga kaibigan, ng Department of National Defense. At sinabi ni DND spokesperson Peter Galvez na nagbitiw na nga sa kanyang pwesto itong si NDRRMC Executive Director Benito Ramos. At nagbigay na umano ng kanyang irrevocable resignation itong si Undersecretary Benito Ramos kay DND Chief or Defense Secretary Voltaire Gasmin. Ang pinaliwanag lamang ng DND o ni spokesman Peter Galvez ay nais na umanong mamahinga nitong si Undersecretary Benito Ramos ng NDRRMC dahil sa kanyang sakit. May sakit umano ang kanyang asawa. Na balitaan natin ayon sa DND ay may diabetes ang asawa nitong si Yusek Ramos. So, hindi pa natin malaman, mga kaibigan, kung sino ang ipapalit dito kay Benito Ramos. Dahil alam nyo naman na come and go itong mga nasa pamahalaan. At sana walang kinalaman ito, mga kaibigan, sa kapalpakan. Kapalpakan ng mga ibang ahensya. Dahil maraming mali-mali ang mga balita at alaman natin ang mga darating na parang lalabas at lalabas din naman yan. Karamihan lang pag may sinibak sa pamahalaan hindi naman sinasabi ng katotohanan ng mga iba ng nasa gobyerno. Sabihin na gusto mong pahinga, gusto mong mag-travel o may sakit o gusto nang mag-retire para ba asikaso ang pamilya. Pero maraming dahilan niya, mga kaibigan, malalim. Bueno, sa iba pang banda, mga kaibigan, isa na namang trahedya ang naganap dyan sa Olongapo City. At isang hotel ang nasusunog o nasunog dyan sa Olongapo City na kung saan ay hindi bababa sa 6 ang kumpirmadong nasawi. Batay sa initial na impormasyon na nakuha natin ay kabilang sa mga namatay ay pawang mga dayuhan, mga kaibigan. At nagsimula ang sunog sa third floor o ikatlong palapag ng Dryden Hotel and Restaurant. Diyan yan sa bandang, if I'm not mistaken, nasa National Highway to sa Barangay Barreto sa Olongapo City, mga kaibigan. Itong Olongapo ay sakop po ng Zambales to. Hindi pa mabatid kung ano ang dahilan ng sunog, mga kaibigan. Pero kabilang sa mga namatay ay mga Amerikano. Amerikano at Koreano. Nako, awa-awa ito. Dapat malaman dito kung meron bang fire exits itong hotel na to at bakit na namatay yung mga guest nila o yung mga dayuhan. Awawa ito, mga kaibigan, maaring natrap to. Pero dapat magkaroon dito ng investigasyong kagad kung ano ang pinagmulan ng apoy at sunog. At kung ito ba ay dahil sa faulty electrical wiring o arson. Dahil nagsimula ang sunog, mga kaibigan, kaninang madaling araw lamang. At posibleng natrap tong mga Amerikano at Koreano sa kanilang kwarto at hindi na nakalabas. Pero usually, pag may sunog, mga kaibigan, sa mga hotel, yung mga staff
ng mga hotel ang dapat na mag-abiso sa mga guest, at sila ang magbibigay ng tamang daan kung saan maaaring tumakas mula sa sunog o apoy ang mga guest sa isang hotel. Dapat to meron tong alarm. Hindi kaagad natin, mga kaibigan, nakuha yung pangalan itong mga biktima dahil nagsimula daw yung sunog dakong alauna ng madaling araw at kaninang umaga, mga bandang alas 6 lamang ito, naapula ng mga bumbero natin dyan sa Olongapo City. Pakahirap nyo, mga kaibigan. Dapat talagang pagtuunan ng pansin ng ating Bureau of Fire ang mga gusali, lalo na mga commercial establishments katulad itong hotel, yun mga residential building, commercial buildings, at iba pa, upang matiyak na may mga sapat na fire exits, mga fire alarms, at mga hydrants, water hydrants, mga fire extinguishers, mga kaibigan. Dahil kung wala, nako, mahihirapan tayo. Parang ano yan, SOP yan sa buong bansa, na dapat talagang bigyan, tutukan ng ating Bureau of Fire ang mga building sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. Bueno, tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Ako, umalma yung ano, ha? Umalma yung party list na alab ng mga mahayag na partido, dahil naghain na sila ng kaso, mga kaibigan, sa laban sa mga commissioners ng COMELEC. Itong alab ng mga mahayag o alam ay nag-file ng kakasuhan nila o nakasuhan na ba ng contempt ang Commission on Elections chairman at mga commissioners ito, dahil di umano sa pagsuway ng itinalagang status quo ng Korte Suprema. Sinabi naman sa Mindanao Examiner Teleradyo nitong si Alam President Attorney Bertini Causing ay di umano'y tila na insulto o ininsulto, nilait at inalipusta ng nina COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. at yung kanyang mga commissioners na sina Rene Sarmiento, Lucianito Tagle, Armando Velasco, Elias Yusup, Christian Lim, at Maria Grace Cielo Padaca. Ang hukuman, ang kataas-taasang hukuman dahil sa kautusan nila o paglabag ng kautusan ng Korte Suprema. Bilang tugon sa petisyon ng alam, ay 12 iba pang party list groups ang sumama dahil sa pagtanggi ng COMELEC sa kanilang application for accreditation. Nag-atas kasi ang Korte Suprema noong nakaraang buwan lamang, mga kaibigan, ng status quo order na nag-uutos ng observe the status quo prevailing before the issuance of the COMELEC resolutions. Ibig sabihin niya, mga kaibigan, na may order ang Korte Suprema na tayagan ang mga party list na makasama sa halalan at magkaroon ng bigyan ng pagkakataon hanggat hindi pa na-actionan ang problema na itong mga party list na ito na ibinasura ng COMELEC. Sinabi pa ni Causing na ibinaba ng COMELEC ang resolution number 9467 na kung saan sa section 1 ay nasasaad ang party list group na tinanggihan ng COMELEC, ngunit may nakabingbing petisyon sa Korte Suprema ay pinapayagang sumali sa raffle upang mailagay sa balota ang ng PICOS. Pero sinabi pa ni Causing na ibinasura ng mga commissioners at ni Brillantes ang petisyon ng alam noong Nobyembre noong nakaraang taon, at mula noong Hunyo ay hanggang Nobyembre wala pang nagarap na amyenda sa naturang resolution number 9467.
Alam nyo mga kaibigan, itong alam ang mga miyembro dito po ang mga journalist at mga media members. At ang layunin nito ay makapaggawa tayo ng isang party list group na titingin sa welfare ng mga mamahayag, ng mga manulat sa buong bansa. Kaya sinusuportahan natin itong ALAB o yung ALAB ng mamahayag o ALAM party list group. Dahil makakatulong to mga kaibigan sa media, lalo na talagang dehadong-dehado tayo mga media pagdating sa lahat, lalo na mga provincial journalist na walang buwanang sahod. Ang sinisweldo ng mga provincial journalist ay base lamang sa mga artikulo o pahayag o istorya na napapublish sa mga pahayagan. Ganun din mga kaibigan sa mga photojournalist, kung hindi na publish yung litrato ay talagang hindi lalabas, walang bayad. Kaya kawawang kawawa ang mga provincial journalist. Walang insurance ang mga provincial journalist, walang regular na sweldo. Lahat wala, pag nag-cover ka sarili mo pang pamasahe. Tapos, pag gumawa ka pa ng istorya at ipinadala mo sa diary mo sa Maynila at hindi lumabas, talong-talo ka. At kung lumabas man ang istorya mo at ang masakit nito ay hindi ka naman agad nababayaran. Maraming problemang ganyan mga kaibigan. At hindi lamang ito sa mga mamahayag o sa mga provincial journalists na nagsusulat sa mga pahayagan. Mas matindi yung mga stringer o yung mga correspondent ng mga television outfit. At talagang kung hindi napakatagal ng bayaran, ay hindi nagbabayad. Meron pa nga dyan mga kilalang dyaryo. Nako. Pagdating sa bayaran, napakatagal at hindi rin nagbabayad. Sabi doon pang ibang kasamahan natin sa hanap buhay. Wala naman magawa yung mga ibang journalist. Hindi sila mabayaran. So, maghihintay sila kung kailan sila pwedeng bayaran. Ang importante sa kanila mga kaibigan ay meron silang tinatawag na media outfit. Parang kahit saan ka magpunta, meron kang ID ng ABC Television o kaya meron kang ID ng DEF Television o kaya ng iba-ibang pahayagan ba, siyempre proud na proud ka dyan. Pero hindi alam ng karamihan mga kaibigan, talagang mahigpit ang kompetensya, malaki ang problema kinakaharap ng mga journalist sa larawigan. Kaya dapat may mga panukala itong si Congressman Teddy Casino na mabigyan ng 200,000 na insurance worth ang bawat isang legitimate media member. Mayroon pa yatang scholarship na dapat ibigay sa mga miyembro na pamilya ng medyang na aksidente ba, nasawi ba sa lidya ng kanyang trabaho. At hindi natin malaman kung ano ang nangyari dito. Malapit ng kampanya, malapit ng halalan. Ang tanong dyan kung matutuloy ba yung panukala nitong si Congressman Teddy Casino na ngayon ay tumatakbo bilang senador. Ay naku mga kaibigan, talaga napakahirap ng buhay. Kaya maraming mga journalist ang talagang nagsa-sideline. Katulad ko, nagbebenta ako ng mga daing. Daing na galunggong, daing na maya-maya, lapu-lapu, pusit. At siyempre, yung aking paboritong daing na dalagang bukid. Pati kape, binibenta ko mga kaibigan. Kung gusto nyo umorder ng kape, sa akin na kayo umorder. May kita nyo ang order kayo ng kape at daing. Tawagan nyo lamang yung aming number dyan sa may kita nyo sa lalang inyong screen. At upang ma-deliver namin sa inyo, maipadala namin.
yung presyo ng daing na pusit, mga kaibigan, depende sa yan, depende sa panahon. Ah, minsan pumapalo ng 480 ang kilo niyan. Minsan naman 350. At ang ititip ko sa inyo, huwag kayong kukuha ng daing na pusit na napakalaki. Dahil pag niluto niya, para kayong gumuhuya ng swelas ng balat ng sapatos. Ang sikreto dyan, mga kaibigan, kunin nyo yung maliliit, ha? Yung lapad. Ha? At malambot yan. Tapos kung lulutuin nyo yan, siyempre, gugunting-guntingin nyo ng maliliit yan. Tapos pwede nyo nang iprito yan. Kailangan yung apoy nyo hindi masyadong malakas. Nasa medium fire. Ngayon, pagkalagay nyo ng puset, bago nyo haluin, budburan nyo ng bitsin. Para mas masarap. Tapos saka nyo haluin. Kunti nyo sa halo, huwag nyo pababayaan yung inyong puset, yung dried puset sa kawali. Kailangan may sapat na mantika at saka nyo haluin. Halo ng halo, halo ng halo, hanggang sa maluto siya. So, depende na sa inyo, mga kaibigan, kung papaanong luto ang gusto nyo. Gusto nyo ba ng tipong crunchy? Pwede. Gusto nyo ng tipong chewy? Pwede. Ako, ang ginagawa ko dyan, pagkahango sa kawali, mga kaibigan, lalagay ko sa plato ngayon, siyempre. Tapos, bubudburan ko ng chili powder. Nako, sarap! Tapos, bubudburan ko pa ng garlic powder. Araray, yayay! Tapos ang sausawan sukang maanghang na maraming bawang at sili. Isarap! Tapos magka-fried rice ako, garlic rice. Nako! Talagyan mo pa ng slice na chorizo Bilbao. Ay! Kung gusto nyo medyo healthy, lagyan nyo ng carrots, ha? Diced carrots, agay. O kaya onion slicks, sarap niya. Tapos kakain ka, kamayan. Tapos with matching daing na dalaga, dalagang bukid. Wow! Yan ang sekreto dyan, mga kaibigan, sa pagluluto ng daing na puset. Alam nyo, masarap ang daing sa basilan. Ah. At siguro masarap nga ang daing sa basilan. Kasi ang daing na pusit na kinukunan ko noon, mga kaibigan, sa sulu. Minsan naman sa tawi-tawi. Pero itong basilan, maganda. Hindi siya maalat. At masarap. Ang bentahan namin ngayon, mga kaibigan, ang daing ay nasa 380 ang bawat kilo dito. Pero yung presyo, mga kaibigan, is subject to change without prior notice. Kasi may panahon na kukonte ang mga pusit, so napakahirap ng supply. Ang presyo ng dried pusit, mga kaibigan, depende yan sa demand at sa supply. So ngayon, kung bibili kayo ngayon, 380 ang kilo. Pwede nating i-ship out yan. Pero kayo, magbabayad ng shipping. Pwede rin ninyong pick upin sa Buanga. At napakasarap yan. Tsaka hindi rin masisira yan kahit matagal. Hindi pa maalat. Pwede rin ninyong ihalo yan, mga kaibigan, ha, sa inyong mga gulay, sa gata. Nako, napakasarap niyan. Yung laing, pwede mong ihalo sa laing yan. Nako. Pero bago nyo ihalo sa laing yan, mga kaibigan, dapat iprito nyo muna. Huwag nyong ilalagay ng hilaw kasabay na sa laing. Mas masarap palagi yung laging luto. Tapos pag ano niya na yung laing, medyo nasa ka malapit ng maluto, doon niya na ibuhos yung inyong dried puset na pinirito. Kung ayaw niya naman ng puset, pwede naman ng hibi. Hibi, mga kaibigan, ito yung mga dried na shrimps.
mga hipon na pinatuyo, napakasarap din yan. Pero napakamahal. Magkano bang isang kilo ngayon ng hibi? Nasa mga 400 yata. At siyempre, yung laing mo dapat masarap ang gata. Maraming gata. Pero wag yung masyadong lagyan ng maalat na ano, patis. Kunti lang. Tapos ang importante, yung sili ay sarap. Laing, gabi. Tapos yung dahon pa ng laing, medyo matuyo-tuyo. Agoy. Ang binibili kong dahon ng gabi, mga kabigan, para sa aking special laing sa Robinson Supermarket dito sa Pagadian City. At napakamura. Yung isang balutan, isang malaking balutan ng dahon ng gabing tuyo dito sa Robinson's Supermarket, mabibili ko lamang sa halagang 56 pesos. Depende kasi sa laki, sa bigat. Meron siyang mga 60-70 pesos. Pero marami na yan. Pag akong nagluluto dyan, kalahati ng balutan lang. Tapos, pag tinatamad akong bumili ng nyog, ang ginagamit kong panggata, mga kaibigan, yung instant. Mas maganda yung instant dahil sabi nila masarap daw yung fresh. Masarap ang fresh. Pero maraming trabaho, di ba? So kung wala kang fresh coconut, ang alternatibo ay yung instant coconut milk. Walang problema, mga kaibigan. Talagang ang method ng paggagawa ng instant coconut milk ay kapareho rin ng mga instant milk drink, ay mga milk powder, di ba? Tinatanggalan nila ng tubig, yung gatas, at saka, pinatutoy, nagiging pulbo. So, kung gusto mo uminom ng gatas, haluan mo ng tubig na mainit. Ganun. So, same din sa mga instant coco milk, mga kaibigan. Siyempre, huwag niyong kakalimutan, ang aking magic, pampasarap, magic sarap. Nalaman na nila ang aking sekreto. Sa halagang 2.50, magic sarap ka na. Talagang napaka-magic ng inyong lutong masarap. Well, mga kaibigan, ako, bago tayo magkagutuman dito, hindi na tuloy tayo nakapagbalita at nakapagkuro-kuro. Napunta sa lutuin ang ating topic ngayon. Kaya napakasarap kasi, mga kaibigan, napakasarap kumain. At director ko tumitingin na sa akin, ang sumisenyos na naman, wala na naman daw kami sa oras. Pero direct, bigyan mo akong 1 minute muna, mga kaibigan. Di ba pag nagpupunta kayo sa grocery, marami kayo nakikita iba't ibang brand ng mga bagoong gata o bagong gata sa Zamboanga o sa Pagadian. Ang maganda niya, mainin, mga kaibigan, bumili kayo ng bagoong, yung fresh bagoong na sa bote sa supermarket. Huwag na kayong bumili sa palengke kasi minsan marumi, nilalangaw. Doon kayo bumili ng mga fresh bagoong. Mura lang yan, mga 25-30 ang isang bote ng alabang. Lagyan nyo, gisa nyo yung mag-gisa kayo ng kamatis. Tapos lagyan nyo ng bawang at sibuyas. Tapos lagyan mo ng mga hipon o kaya karne. Depende sa inyo kung anong karne gustong ilagay nyo. Tapos saka nyo i-gisa yung alamang. Pero hugasan nyo yung alamang para hindi masyadong maalat. Tapos pigaan din nyo. So habang ginigisa mo na, saka mo buhusan ngayon ng gata. Nako, sarap. Lagyan mo ng maraming sili. Aray ko. So nakamura ka pa. Kesa bumili ka ng bagoong gata na nagkakahalaga ng mga 80-70 pesos, magluto ka lang ng sarili mong version ng bagoong gata. Nako, wala na talaga tayong oras. Inabot na naman tayo ng kalahating oras sa ating programang Teleradyo. Pero nagpapasalamat tayo sa ating mga supporters, sa ating mga readers, at sa ating mga advertisers, sponsors, at mga partners dito sa Mindanao Examiner Teleradyo. Meron na itong Teleradyo, mga kaibigan, ay napapakinggan ng live every 10 o'clock in the morning sa MindanaoExaminer.com at sa livestream.com/MindanaoExaminer. At napapakinggan din ito sa Mindanao Examiner Television Channel 54 sa Zamboanga City, at sa Mindanao Examiner Television Channel 63 sa Kismet Cable at Pagadian City Cable.
Diyan naman sa Sampuanga del Sur. Of course, sa Basilan. At yung kung gusto nyong magpalagay ng mga television ads, ay maaari nyo kaming tawagan at makikita nyo ang aming numero sa ilalim ng inyong television screen. O sa 062-992-5480. At siyempre, bukod sa telebisyon at sa Mindanao Examiner Teleradyo, ay yung website natin, mga kaibigan, ha, yung mindanaoexaminer.com, umaabot yan ng 2 million hits every month. Ibig sabihin niya, mga kaibigan, 2 million ang tumingin, nagbasa ng balita, tumingin ng litrato, nanood ng video sa website ng mindanaoexaminer.com. 2 million hits nung nakaraang Agosto, mga kaibigan. At siyempre, yung ating weekly regional newspaper, yung Mindanao Examiner newspaper, mga kaibigan, isang weekly regional newspaper to na nagsisirculate sa malaking bahagi ng Mindanao. At siyempre, yung ating Mindanao Daily Newspaper. Ayan naman, mga kaibigan, araw-araw. At ang ating Business Week Mindanao. Sa lahat ng inyong publication, whether sa telebisyon, sa ating mga pahayagan, ang Mindanao Examiner Weekly, ang Mindanao Daily Newspaper, at ang Business Week Mindanao. Pag kailangan niyo ng advertisements, publications, lahat ng uri ng publications, sa dyaryo, maaari kayong tumawag sa 062-992-5480 sa lahat ng inyong advertisements. At siyempre, nagpapasalamat kami uli sa inyong lahat, sa mga nagbabasa, bumibisita sa amin araw-araw, nakikinig sa Mindanao Examiner Teleradyo at ang ating mga sponsors, partners. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta sa Mindanao Examiner. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sagad na tayo sa ngalan ng aming direktor, si Greg Liaño, sa lahat ng buong buo ng Mindanao Examiner. Ito pong muli inyong abang lingkod, alas 5 pa lamang, nagsasabing bye-bye!